in 1 Timothy chapter 3 verse 11, in the same way, the women are worthy to be respected. Not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. Women are faithful to all things in their lives. God, their children, their loved ones, their careers, and so much more. Sinasabi ng Biblia na dapat ang asawang babae ng tagapamahala ng iglesia ay dapat maging kagalang-galang. Hindi mapanirang puri, mapagtimpi, at tapat sa lahat ng bagay. Bilang babae, hindi nawawala sa atin yung pagiging magagalitin, mainitin ng ulo, madaldal, maingay, kasi nature natin yung mga tao. Sabi nga sa kanta, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Alam mo ba kapatid, mahirap talagang baguhin ang ating sarili. Lalo na, alam mo na tayong mga tao ay may kahinaan. Pero alam mo ba, ang kagandahan sa pangako ng ating Diyos. Ang sabi niya sa Ezekiel, chapter 36, verse 26 hanggang 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Tinawag tayo ng Panginoon hindi para iwanan, kundi para samahan. Sa buhay natin, bagamat minsan talaga naman bilang tao, sumasablay talaga tayo. Pero we are thankful na merong isang Diyos na talaga namang nagbabago sa bawat araw, sa bawat kahinaan natin. Sabi niya nga sa Bible, lubusang naahayag ang kapangyarihan ng ating Diyos sa oras na tayo ay mahina. O paano? Happy minutes of reflection.